Naririnig mo ba ang tinig ng Diyos na nangungusap sa iyong puso sa gitna ng ingay ng mundo ngayon? Purihin ng Diyos sa araw na ito ng Miyerkules, ikawalo sa buwan ng Setyembre, kapestahan ng pagsilang ng mahal na Berheng Maria. Happy birthday, Mama Mary! At happy birthday din po sa lahat ng nagdiriwang ng karawan ngayon, lalo't higit kay Cleric Vince Aureliano na magbabahagi ng pag-inilay sa araw na ito. Pagpalain nawa kayo lagi ng ating Panginoon. Ako ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan natin ang kwento ng pagkapanganak kay Jesucristo sa mabuting balita ngayon. Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Jesucristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria, pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdalantao na siya gawa ng Espiritu Santo. Kaya binalak ni Jose na hiwalayan ng lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya. Habang iniisip-isip niya ito, napakita sa kanya sa panaginip ang anghel ng Panginoon at sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo, kaya siya nanglihi at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki na pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanyang kasalanan. Kaya pagkagising ni Jose, ginawa niya ang sinabi ng anghel ng Panginoon at tinanggap niya ang kanyang asawa. Magandang araw mga kapanalig, ako po si Brother Vince Aureliano ng Society of St. Paul. Masyado na pong maingay yung mundo, lahat ay nagnanais sa mapakinggan. Nakakarindi, maingay, kailan ba tayo huling tumigil, sumandali, upang manahimik? Sa mabuting balita, nais na pong hiwalayan ni Jose si Maria, hindi upang maghugas kamay, kundi para rin hindi na malagay si Maria sa mas matinding kahihiyan. Nagbago ang lahat noong magpakita ang anghel kay Jose sa panaginip. Siya'y nanatili at naging ama ni Jesus, ang amang magdurugtong kay Jesus sa angkan ni David. Sa dalawang balita, una, na nabuntis na si Maria at hindi alam kung sino ang ama. Ikalawa, na ang Diyos ay may akda ng lahat sa pamamagitan ng Espiritu Santo, e talaga naman pong mahirap pumili ng paniniwalaan. Sa kabila ng lahat, sumampalataya si San Jose sa Diyos. Hindi dahil ayaw niya ng gulo, kundi alam niya ang paggalaw ng Diyos sa kanyang buhay. Bagamat utahimik, hindi siya bingi sa mga nais ng Diyos. Mga kapanalig, ipinagdiriwang din po natin ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Si Maria at Jose na kapwa modelo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi naman sinasabi ng Diyos na kapag sumunod po tayo sa Kanya ay magiging madali po ang lahat. Pero ipinangako niya na siya ang Emmanuel. Kasama natin siya palagi. Sundan lamang natin si Jose at Maria sa kanilang tatlong M. Una ho, manahimik. Pangalawa, makinig. At pangatlo, manali. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Mag-isa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng video ito. At kung meron kayong mga prayer intentions, reactions o comments sa video ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. At sa inyo pong lahat na nagbimessage sa amin para sa iba't ibang kahilingan, sa mga nagdarasal at nagpapadala ng tulong pinansyal para sa pagtaguyod ng misyon na ito. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang. Sa patuloy nating pagtahak sa buhay na walang kasiguruhan, walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang ating katiyakan. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo
upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.